May asawa tsaka anak ka pala. Oo, ayaw mo maniwala. Ba't di mo sinabi sa akin dati? Di ko alam yun. Hindi, kasi feeling ko that time may pag-ibig ka sa akin. Kaya hindi ko Hello, mga guys! Kumusta po kayo? Nandito ako na yun sa Dukop Tomas Morato Scoutcaster! Kasama ko ang aking special guest, walang iba, Kuya OG Diaz! Hi, hi! Dadaan mo na, Gochi! Puno mo na kayo, Gochi! Aligay! Siyempre, ay! Ingat! Hello mo! Kumusta? Dito, OG! Sa wakas, mag-guest ka sa Dukop! Alam nyo! Parang bingin naman ako. In-invite ko po siya kasi lagi siya kumakain sa Instagram niya. Lagi siya kumakain. Okay, kakain ulit ako. Oo, kaya mukbang tayo, mukbang. Kaya ayan. Invite ko siya para ipunoy natin yung chat mo, Tito OG. Naku, ha, kailangan masarap to. Alam mo ko, laitera ko sa pagkain. Oo, hindi masarap, sabihin mo, hindi masarap. Pag hindi masarap, hindi ako nagpapakita ng mukha. Oo, pag sabihin mo, pag hindi masarap, hindi masarap. Oo. Pag masarap, sabihin mo masarap. Naku, baka hindi mo ilabas. Hindi, ilabas ko. Live to, live. Live to. Hello. Okay, pasok na tayo. Pasok sige, na. Sige. Tito OG, ano ba dapat tawag ko sa'yo? Kasi nalilito ako eh. Kasi alam nyo, mga abangers, ang tawag ko sa kanila, abangers. Okay. Abangers? Kasi nag-umpisa ako sa Showtime, yan yung unang salang ko bilang hurado, ang tawag ko kay Tita OG talaga. Tita OG Diaz. Pero nalaman ko, nagulat ako. May anak ka pala? Oo naman. Hindi ko alam yun. Anong gusto mo mauna ako, bago anak? Hindi eh! Nagulat kasi ako, Tita OG. May asawa tsaka anak ka pala. Oo, ayaw mo maniwala. Ba't di mo sinabi sa akin dati? Di ko alam yun. Hindi, kasi feeling ko that time may pag-ibig ka sa akin. Kaya hindi ko sobrang ganda yung anak niya! Parang ang pangit-pangit ko naman, Ryan! Hindi, meron kasi... Pangit ba ako? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? No. Then why? Hindi ka naman maganda eh! Tita OG! Nakita ko sa personal, unang nagulat ako. Sinong guest? Tita OG! Ah, Tita OG, masaya yun! Kasama daw asawa tsaka anak. So may asawa na Tita OG? Oo naman, bakit naman ang hindi? Kasi naalala ko nung pagkatapos ng Showtime, 2010 ito nang umpisa ako. Lagi kami kumain ni Mami Vice. Di ba sobrang ano, lagi ka tumitingin yung mga apps. Mga lalaki. Mamatay, Laya. Tapos nagulat ako, ang ganda ng anak niya, pang artista yun talaga. Ang puti-puti, para siyang model ng skin. Ba't hindi mo nalang sabihin, ampun ba yun? Hindi. Dapat ginanon mo na lang. Pero hindi ampun yun. Hindi, galing yun sa ano ko, sa cell ko. Parami nanonood yung bata. Ha? Doon din naman sila galing. Pero bago tayo tuloy yung usapan natin, meron ako, gusto ko invite dito. Gusto ko pakita sa mga malalapit sa puso ko, lalo na nung nag-umpisa ako, inaalagaan sa akin, kaya ini-invite ko dito sa mga Dukop, mga YouTuber ko. So meron tayo dito, beef, soy pork, spicy pork, soy chicken, spicy chicken, at meron kami spicy squid. Ang taray! Squid game! Yes! Gaya-gaya! Pamabenta! Tapos, ito bagong menu. Ito yung tteokbokki. Tteokbokki. Yan ang tteokbokki. Yun yung pinakasikat ng street food sa Korea. Okay. Oh, anong gusto mo? Pork ako, pork. Pork, anong gusto mo? Spicy. Mahilig ka ba sa spicy? Spicy, oo. Okay lang. Okay, spicy pork. Ako, spicy chicken. Oo. So, dapat kompleto na. Dapat may fish kayo. Kaya para ano, kompleto. Fish, chicken, third, pork, beef. Kaya pala naging manager ka. Isang spicy pork, isang spicy chicken, tapos isang rose tteokbokki, tsaka isang spicy tteokbokki. Kung yan lahat, pinapatikim mo sa akin, Ryan, dapat pumasa sa panlasa ko yan. Kasi ako, pag hindi authentic, hindi ko dinadala dito. Kasi di ba tatay ko taxi driver? Oo. So pag umuwi... Oo, ako, pareho tayo, taxi driver din yung tatay ko. Oo, talaga? Mm-mm. Pero namatay siya. Sinaksak sa holda. Ay, hindi tayo parehas. So, doon na lang tayo yung ganun topic sa vlog mo. Kasi ito... Naiyak ka na, oh. Naiyak ako. Kaya ako masipa kasi malapit na maging 60 ang tatay ko. Gusto ko pag 60 na yung magulang ko, mag-retire na sila. Kilala kita, Ryan, mula noon hanggang ngayon, hindi ka binabago ng kasikatan, ng fame. Pa ako pa ba, 34 years na ako dito, I know one when I see one. Malalaman ko kaagad kung lumaki ulo mo o hindi. Oh, malaki talaga kasi ulo ko. Cesarian, bumabasa ko siguro dito. Sa baba. Huh? Ay, ikaw yung katabi ko sa sauna kagabi.
Gusto ko malaman, Mama OG, nagulat ako. Ngayon ko lang nalaman may asawa ka. Hanggang ngayon, hindi makamove on. Kaya nagulat ako Alam mo, dahil hindi ka makamove on, right? Hihiwalayan ko siya. Hindi, OG, di ba? May gusto mo, di ba? Guwapo? Hindi ka pwede babae talaga. Puro lahat guwapo. Hindi, tapos, ano ka? Ano, gusto mo din babae? Gusto mo din lalaki? May nagkagustong babae sa akin, Ryan, kaya... Kaya doon mo sa akin? Ginrab ko na. Sa mga bakla, dapat maghihintay ka ng babae na magkakagusto sa'yo kasi nga bakla ka, di ba? So, baka kasi ang i-react ng babae, ano ba, hindi tayo talo? Kaya ganun sa'yo. Ito naman, sa case ko, nagkakilala kami nung nawalan ako ng work, year 2000. Ano ba work mo nun, artista? Hindi, field reporter. Reporter? Oo. Pumasok ako sa comedy bar. Ah! Nagpapatawa ka! Hindi, nagpapaiyak ako. Comedy bar, diba? May isang girl doon, tao ng tawa. Sa'yo? Kada... Joke mo? Kada joke ko, tao ng tawa. Siya lang ang bukod tangin tumatawa. Siya lang. Oo. Tapos? Inimbitan niya ako sa table nila. Tapos, ayun, pinakilala ko sa mga friends niya, ganyan-ganyan. And the rest is history. So, naging kami. Pero, meron akong girlfriend that time. Malandi ka! Ako? Yan ang gusto mo rin eh. May girlfriend ka, tapos... Tapos may girl si Mami Soul na. Siya yung persistent. Pero yung girlfriend ko kasi ayaw niyang karoon ng anak pa. Ah, ayaw niya. Eh ako, syempre 30 na ako that time. Parang ngayon, 30 na ako eh. O, 30 ako that time. Alam ko yung naramdaman mo, gusto mo na mabuo yung pamilya. Oo. Ano, sabi ko sa kanya, uy, huwag mo na akong anuin. Kasi may girlfriend na ako. Bakit? Kasal na ba kayo? Sabi niya. Matapang si madam. Oo, 18. 18 siya nun? Kasi kawawan mo yung girlfriend ko. Kasi kung gusto mo layo ang kita, mag-dilyar tayo, sabi niya. Sabi ko, sige, pag natalo mo ako, hindi na kita papansinin. Sabi ng girl. Pag nanalo ako, mag-sip tayo. Akala ko ako mananalo. Totoong storya to? Oo. Tapos nung nanalo siya, ayun na. Ako nagbayad. Sabi ko sa kanya, pwede na ba ako magbayad ng utang? Sabi ko sa kanila. Di, yun, nag-check-in kami. Ang natuloy-tuloy na yung relasyon niya? Yun na, oo. Tapos hanggang sa na, first time namin, nabuo agad si Erin. Pero, di ba may anak ka? Anak mo, di ba? Pito. Sobra ko na sa pito. Lima lang. Gusto ko malaman na yun, na otrak ka pa rin ba sa paglalaki? Sa lalaki? Siyempre, hindi man ako ipokrita. Hindi. Yung attraction ko naman talagang nakikita ko lang na siyempre, bakla pa rin ako. Oo? Hindi ka maingay ah. Dito ko lang inaantay. Okay sa'yo? Kasi siyempre, manager ako, di ba? Oo. Kailangan kasi merong fan, may pagka-fan sa akin, may pagka-fanatic ko. Oo. Yung kailangan ako mismo unang humanga. May mata ka eh. Siyempre, saludo ako kay Mama OG, may mata siya. Kaya nung nagka-pera ako, nagpalagay pa ako ng third eye. Saan? Yes. Para mas makita ko yung mga talents. Bakalin lang po siya sa manager. Buti umalis ka na sa comedy bar. Sorry. Oh, alam mo nagdaano kami dito ha, nagchichika kami sa duka, pero wala pa rin pagkain. Diba? Ang ganda. Ang pinaka magugulat ka mamaya, yung kimchi. 'Di ba? Siguro ilang taon po kayo? 70. Sabi mo, 30 plus years ka na sa showbiz. Alam mo, magmumura ka dito. Tignan mo yung kimchi namin. Pero yan, binigyan mo ko niyan eh. Yan, kinain na yun ng ng mga anak ko. Naubos. Sila yung mas nakaka-appreciate ng mga Korean food. Oo, kasi mahilig sila. Mahilig sila. Never ko akalain na may asawa ka. Ano ba ito? Pang title ba ito? Kasi pinipilit pa rin ni Ryan. Hanggang ngayon, gusto mo ba ibalik ko? Bakit ikaw hanggang ngayon wala ka pang asawa? Hindi kasi, hindi ka bakla. Ba't ikaw wala ka pang asawa, wala ka pang anak, 30 ka na. Hindi, mga 35. Kahit pa. Kaya nga eh, maganda rin daw gano'n. Kung gusto mo daw magkasar, akayin mo daw. Pero ang point ko naman, gusto ko muna marami na ako negosyo, stable na ako. Stable ka na, financially. Financially. Alam mo, sobrang ganda ni Liza. Alam mo. Bakit ka may asawa? Hindi. Kala ko yun na naman. Hindi. Nung may ex and wife, sabi ni Direk Kati, Ken, ikaw muna today.
Oh, si Liza, Ryan, pwede kayo magpahinga mga dalawang oras. Ryan, saan masarap dito? Ay, paano ako, Liza, kain tayo? Okay, lakad kami ni Liza. Parang akong pinakagwapo sa buong Korea. Talaga. Lahat ng Koreano tumitingin sa akin. Sino ba itong pahing na ito? Ang gaganda ng jowa? Naglalakad kami ni Liza, parang unti-unti yabang yung lakad ko. Liza, saan tayo? Hindi, dito! Wala pa itong make-up. Grabe. Paano sila nagulat? Ay! Ganon? Bakit? Hindi naman. Korean sila eh. Paano sa Korean yun? Ha! Ganon lang. So, ilalagay niya. Sige, sige. Yan muna-una. Yeah. Sarap siyempre. At abangan nyo po, fifth branch namin po sa BGC, Bonifacio, Serendra, at sixth branch sa Paco, Manila. Aray. Alam mo, Ryan, di ako sinungaling sa pagkain. Alam ko. Napakatotoo mo tao eh. Kaya minsan, maraming kaaway. Kaaway. Anong tawag dito? Dukop milk. Dukop milk. Sarap? Ito, try mo add-on. Pero... Anong gagawin dito? Hindi, pasok sa bibig. Baka saktan. Pero, Tita Oji, di ba yung artista ka, paano ka naging manager? Kasi sobrang success ka bilang manager eh. High school graduate lang ako. Kaya ako napunta ko rito. Bilang alalay, taga-bit-bit ng bag, jacket. Sa ABS? Jimmy. Ah, hindi ka artista agad? Si Christopher Meme. So, paano ka naging artista? Hindi naman... Nag-reporter ako. Ah, tapos naging reporter ka? Tapos nakilala ko yung mga managers. Ah! Paano nga, di ba, naging reporter ka? Tapos paano... Sandali, parang hindi ka makapaniwala ng artista ako. Hindi, naniniwala ako. Ah, ayaw mong maniwala. Ayaw mo nga rin maniwala. May asawa ko, may mga anak ako. Gusto pang banggit mo, Ryan. Gagawin namin ni Nisi sa harap. Gusto ko malaman, saan galing bigla gusto mo maging manager? Since nandito na ako sa business, sabi ko sa sarili ko, aaralin ko na lahat. Kumuha ko ng kay Lolit Solis, saka kay Douglas Quijano. Sila yung mga mentor ko. Ngayon, dati konti lang alaga mo, di ba? Ngayon, ang dami na. Ngayon, babawas na nga ako. Bakit? Mahirap mag-manage sa gitna ng pandemya. Ay, ang sarap. Ano ito? Tteokbokki. Ang sarap ng... Oo. Tteokbokki. 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 Ang sarap. Ito, ngayon ko lang ito natikma. Alam mo, babalik ako rito, Ryan, kahit wala ka. Oo. Ang sarap, Ryan. In fairness, tteokbokki, napakasarap. Ha? Lahat. Pati itong... Try mo, adon. Pork. Ano naman ito? Di ba, Mama... Para sa'yo, ha? Titikman ko ito. Oo, Mama Oji, anong pangalan ng entertainment company mo? OGD Productions. So, paano kung gusto nila maging artista? Kasi ang dami yung mga viewers natin, talaga yung mga abangers. Paano gusto nila halimbawa mag-audition sa'yo? Paano sila pupunta? Dapat kami nakakakita. Hindi yung sila yung nakakakita sa amin. Ah, ganun ba yun? Kailangan maramdaman ko yung ano ko, yung, ay, bongga to ah. Oh? Pag na-feel ko yun, ako mismo nag-a-apply bilang manager. So, alam nyo na, mga gusto... Magpa-manage kay Mama Oji, pag naglalakad, lakad kayo sa harap niya. Nakita nyo, lakad kayo sa harap niya. Tapos hindi ko sila na-discover, nadapa na lang sila. Doon ko na-discover. Ay, dito ko ito, tanga-tangahan. Ito, ito, oh. Siyempre. Actually, lahat masarap. Di ba? Ryan, hanggang ano ka? Hanggang kailan ka magne-negosyo? Honestly, alam nyo, abangers, 1950, kahit isang building wala sa Korea. Kasi kakagiyera lang eh, South Jaka North. Oo. Pag pupunta sila ibang bansa, pag nakita nila Samsung, Hyundai, umiyak sila. Oh? Nakaka-proud eh. Gusto ko makikita ng mga dukop sa Vietnam, Indonesia, sa Korea, sa Hong Kong, iba-ibang bansa. Pag nakita nila, matutuwa sila. Nakatutim na ako nito, dito masarap. Dito masarap. Tteokbokki? Tita Odi, gusto ko lang magtanong kasi... Kanina ka ba tatanong ha? First time mo ba? Ano ba pangarap mo? Ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Waechos, hindi sa buhay ko. Ano? Sa buhay ng mga Pilipino. So, kaya sila yung pinaglalabang ko, yung mga Pilipino. Ngayon, tatakbo ka ba? Tatakbo. Tsaka wala pa akong 18. What?
dinibigyan ko sila ng ano, ng mga magandang advice. Tips, advice. Yeah, yun, kailangan yan. Pinopost ko yun. Ah, pinopost mo. Saan mo ipinopost? Sa post eh. Follow na po si Mama OG sa Facebook. Oh, sa Facebook meron ko OG Diaz, may blue check. Hmm. Tsaka yung The OG Diaz ko, tsaka yung vlog ko. Yes, OG YouTube. OG Diaz channel, tsaka OG Diaz showbiz update. Dito sila. Abangan nyo po. Makikest din po ako kay Tita OG YouTube channel niya. The OG Diaz channel. Abangan nyo po. Yan ha. Okay, so napakasarap. Napakasarap po ng pagkain dito sa Duka. Rai, hindi naman sa dahil katabi kita. Ako pinupuri ko yung pagkain mo dahil kapuri-puri tsaka masarap talaga. Anytime. Hindi ako marunong magluto pero marunong akong lumasa. Ngayon, kung hindi ako marunong lumasa, alam mo na. Sensitive. Kung hindi ito masarap, pwede ko sabihin sa off-cam na hindi masarap. Napaka-tutuwa mo tao. Bakit ayaw mo minsan charot-charot, eme-eme? Ano? Para wala kakaaway. Ang dami mo kakaaway eh. Pagka na ba viral ka, tandaan mo, Ryan. Ibig sabihin relevant ka. Ibig sabihin, ano, you matter to them. You affect the people. Kaya ka your pala, statement affects the people. Kaya ka pala, ano, marami kulay. Ito, baka sabihin naman nila, bakla ako porque ito suot ko, ha? No. Opo. Thank you! Marami salamat! Abangers, makita-kita po tayo ulit at panoorin nyo po yung interview. Ako ni, siyempre, Mama OG. Yes. Oy, thank you, Ryan, ha? Maraming salamat. Napakasarap po ng pagkain dito sa Dukap. Anytime, Tita OG. Basta sinabi ikaw... Sinabi ko mga etos, ibig sabihin, sasabi ko ng totoo. Basta yung anak mo, yung alaga mo, yung artista mo, ako, hanggang mamatay ako. Napakabait. 100% support ako sa'yo. Kasi sa'yo ako lumaki. Thank you so much! Bye-bye, abangers! See you!